Good afternoon, everyone. Right today, we will be glory because God is good all the time. Ito po rin ko, Presto Maka, the Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, pasalamat tayo sa Panginoon. Sa kanyang kabutihan, hindi pati pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tayo pinagkaluba ng Panginoon pagkataon na ang kanyang salita, mga kapatid, ay ating mapakinggan ayon po sa kanyang biyaya. Sapagkat wala pa tayong magawa kung wala ang Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, ang Panginoon po ang nagplano ng buhay natin na hindi po tayo maging suwail. No? Maging suwail lang po ang tao kung gusto mo. Pero ang totoo, ang Diyos nagtuturo po ng nakakabuti po. Hindi po ang Panginoon nagtuturo na nakakasama. Masama lang ang tao kung ayaw na po sundin ang layo ng Diyos. So, kailangan natin sundin ang layo ng Diyos para maging masama po tayo. Sapagkat magpasama po tayo sa Panginoon kung ang ating nasunod, hindi po ang kanyang salita. Sapagkat ang patid, ang laman ng puso natin, ang nakaparumi po sa paningin ng Diyos. Tulad ng pagmamataas, itong pagpatay, pangalun niya, pakiapid, pagsaksi ng kasinulingan, panira ng puri ng kapwa. Kami ang kasulat sa Mateo, Kabanata 15, Talata 19. At sa dalawang po, ito ang nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos ang galing sa puso. Kung lahat na papasok sa ating bibig, kahit hindi pa tayo makapanghugas ng kamay, hindi po nang kaparumihan. Kahit pumasok sa ating isipan na hindi ginagawa, hindi pa tayo magkasala dyan. Sapagkat, kung gawin natin yan, hindi na po tayo magkasala, mga kapatid. Kung gawin natin ang alam natin na hindi dapat gawin, yan po tayo nagkasala, kaya parusahan po tayo ng Diyos dahil alam mo naman na hindi dapat gawin ginagawa mo. Yan po nakasulat din sa Roma, Kabanata 14, Talata 23. Ngunit isang tao nakaalam kung may pagdalawang isip at kung gawin niya, magkasala siya sa paningin ng Diyos. So, kung bawal, bawal. Kung pwede, pwede. No? Kung may dalawang isip ka, ibig sabihin, may pag-alinlangan ka, alam mo na kung gawin mo yun, hindi po dapat gawin. At maaaring magkasala ka. At kung gawin mo yan, magkasala ka talaga. Sapagkat ang walang pagdalawang isip, na walang parusa. Kung magdalawang isip ka na, alam mo na ito kung gawin mo, hindi nakakabuti. At kung gawin mo yan, mabuti. So yan po, kung magdalawang isip ka, sa'yo ang totoo na desisyon. Wala sa'yo ang desisyon, kapatid, na nakabuti po sa'yo, kung makasala ka talaga. Pero kung desisyon mo tama, ay hindi ka makasala, kasi tama. Kung magdalawang isip ka na, ibig sabihin, hindi ka sigurado kung tama o mali. Kasi ang desisyon na isang desisyon, buo po ang pasya mo ay hindi ka maparusahan sapagkat buo ang pasya mo ayon po sa iyong pananampalataya. Kung magdalawang isip ka, kapatid, na gawin mo hindi, huwag mo nang gawin. Pero kung hindi ka magdalawang isip, ibig sabihin, tama ang desisyon mo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga araw. Kasi kaya sabi ng Biblia, Mateo chapter 12, kapatid, in verse 36-37, batay sa ating yung salita na ating sinasabi, nandiyan ang hatol natin, parusahan ka o hindi man ayon sa ating bibig na nagsasalita. Kaya mga kapatid, no, dapat natin gawin na tayo po ay natili sa panampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po. Ito po yung Kapasitumaka, Apostolic Believers of Christ International, sabi sa Batisa.
with mercy and peace which you ask, Jesus Christ. Amen.